Hello again, what's up? Thank you so much once again for dropping by this YouTube channel, Pinoy Money Online, and Mr. Shine is here. So guys, in today's video, meron po tayo isi-share na meme token. So itong meme token ito, isang baboy, pig token. Okay, so guys, huwag po nating maliitin ito. So kung gusto mong malaman kung anong project na ito, try to watch this video. Alright guys, dito muna tayo, Pinoy Money Online. A day without laughter is a day wasted. Always remember that guys, and of course, social media, Facebook, Twitter, Instagram, i-follow niyo po itong mga social media natin kasi po meron tayong mga posting, mabilisang update, and of course, mga giveaways. So try to follow. And of course, speaking of giveaways, mamimigay po tayo ng laptop po dito from Pinoy Money Online. So kung gusto mo pong sumali, nandyan po yung link sa comment section. Try to fill up na po para makasali ka po sa giveaway po natin. And of course, inibitahan po kita na panoorin mo itong mga previous upload dito guys, regarding with this one, DeFi Degen Land. Okay, so big update, Oculus Quest 2 coming this 2022. Try to watch this video guys, baka makakuha ka po ng idea. And of course, ayan po, ito po yung totoo po yan. So meron po tayong ano dyan, prueba dyan, kumita ko ng 400k PHP sa token na ito. Panoorin nyo po para magka-idea po kayo kung ano po yung ginawa ko dito at paano ko ginawa. Okay, so panoorin nyo po ito. Ayan, of course, trending, Loka token, ayan, Metaverse Game, Sunday Swap, DeFi, Metaverse, ayan. Panoorin nyo lang po ito, baka makakuha po kayo ng idea. Alright, so kung baguhan ka pala po, of course, kailangan mo, try mo lang talagang i-explore itong mga ano natin dito, itong mga previous upload, okay? So guys, take note, this channel is not a financial advice because I'm not a financial advisor. I'm just sharing you some idea or my experience po, ano po nangyayari sa akin dito sa cryptocurrency or sa metaverse or NFT. So kaya sinishare ko po sa inyo, at least makabigay lang mang po ng idea po, especially sa mga baguhan na mag-i-invest po sa crypto, metaverse, NFT, diba? So at least makakuha po kayo ng idea. Don't take this as a financial advice. At least nakita, kahit na nakita nyo lang po yung title ng token, no? Kahit hindi nyo po pinanood yung video, walang problema sa akin. Basta, ito no, bago upload yung Pinoy Money Online, okay, DeFi, Metaverse, Gallus Fighter, search ko na nga, Google ko na nga, okay lang, walang problema. At least nakita nyo po itong channel natin, diba? So at least nakatulong sa iyo yung pag-upload ko. Alright, ngayon, ito po yung sinasabi ko ngayon guys, the Pig Finance Baboy, isang baboy, the original black hole token. Pig Finance recognized as the world's first deflationary token and the first to create the black hole mechanism. So a flawless RFID tokenomics design which exponentially reduces the total supply of token circulation. Okay, so the black hole rapidly consumes 2% of every buy and sell transaction, increasing scarcity and value. About Pig token, this is based on Binance Smart Chain, of course, boasting a number of exclusive features. It is the first token with a black hole design that exponentially cuts a total supply circulating by massive amounts. So Pig combines with an innovative auto liquidity features that increases liquidity of the token rapidly. Ayan. So 26k Telegram members, 71k sa Twitter. Okay, so tokenomics, there is 5% of every transaction, 3% is lacking in liquidity, 2% is limited. Matagal na ito guys. Actually, matagal na ito. Nag-hold po ako dito. Hindi po ako nag-hold sa PancakeSwap. Nag-hold po ako dito sa Bitmart Exchange. So, kung meron kang Bitmart at saka meron ka na rin MAXC Global na exchanger. So, kung baguhan ka pa dito, so, don't skip this video para malaman niyo po kung paano po bibili. Okay? So, kasi, OFW ako, sir, tapos idol, tapos paano ba bumili niyan? Hindi ako marunong bumili ng ganyang ano, mga investment na yan. Okay, so, ayan. Ayan, token boards, makikita nyo dito. Listed na rin po ito sa CoinMarketCap. So, okay, so pupunta na kayo kagad sa CoinMarketCap. Alam po yung mga baguhan. Okay, pupunta. Check natin kung nandyan ba yan sa CoinMarketCap. So, ayan, nandito po siya sa CoinMarketCap. Available po siya. Okay, so yan, base po dito, sa price, base price po dito, yan, nag-all-time high siya ng ganito, 2021, wow, ang laki po ng tinaas ni Pig Finance. Okay, so ngayon, bumaba ngayon yung mga, ano, mga presyo ng mga token, kasi po, bumaba rin po yung pinakataas na crypto, which is Bitcoin, Ethereum, mga Binance, BNB, so bumaba rin po yung presyo, hindi natin alam kung ano po nangyayari ngayon sa, ano, so, kayo na po bahala mag-research kung ano pong nangyayari ngayon sa base po sa nangyayari daw, ban po sa Russia yung cryptocurrency. So kaya bumaba po yung presyo, nagsilabasan yung mga investor or nagsisell yung mga investor, mga Bitcoin investor, mga malalaking kumpanya na bumibili ng Bitcoin or Ethereum. Nag-take profit sila tapos
ano, nag-start na naman, bibili na naman ngayon. But guys, meron akong nabasa na article. 61% of the mga Chinese investor, Bitcoin investor of Chinese, dito sa China, 61% is still willing to buy Bitcoin at the price of 30. So baka guys, itong price po nito ngayon is, ano pa ito? Baka meron pa itong dip na mangyayari. So tip ko lang po ito, so guys, kasi nabasa ko lang sa isang article. So ngayon, 34 po ito. Baka po, magdi-dip pa ito ng 28-something. Okay, bababa po ito ng... Kasi hindi pa po, malapit na po yung Chinese New Year. So, alam ko ngayon, siguro baka bukas or baka sa makalawa, marami na yung pera, tatanggap na yan ng mga sahod, mga bonus po yung mga empleyado na Chinese. Okay, so tapos, sila po, mag-iintay daw sila dito ng $30 or $30,000 po. Mag-iintay sa tapos bibili sila. Imagine that guys, dito sa China, kahit na ban po yung crypto dito, crypto trading or cryptocurrency, kahit na ban po dito, marami pa rin bumibili ng crypto. Okay? Gamit basta, katulad ko, hindi ko lang sasabihin. Okay, so, ayan po. So, meron po akong nabasa talaga na ano. So, malay natin, bibili sila dito. So, sabay po yan. Pagbili po nila ng billions or millions of amount of USD. So, malay natin itong lahat ng crypto dito, magdadrive all din po up. Diba? So, ayan po. Ngayon, at least na-share ko po sa inyo itong Pig Finance. Ayan. So, try nyo po ito. Kasi, meron din po itong mga ano, i-follow nyo po itong update po nila, guys. I-follow nyo po itong Twitter po nila. So, para ma-update din po kayo. Ito po yung roadmap, okay? So, click on it. So, hayaan nyo po. Yung mga nagko-comment kasi ng mga, ano, yung ibang mga nagko-comment yung mga rug pull. Of course, they are invested first and then, bumaba yung price. So, itong mga nagsisira lang din po ito. Katulad po ito nasa coin market cap. Nasa labar yun. Wala ngayon. So, ito matagal din po kong holder dito. Since last year, I think, September, nag-hold po ako ng Pig Finance. Tapos, ngayon, I'm still holding my Pig Finance. Walang problema. Kasi nakabili lang ako ng maliit na halaga. Tapos, hinuhold ko lang siya. So, ngayon, try nyo po ito. Bisitahin mo about this project, guys. Kasi magandang project naman ito. Kahit na meme coin siya, meron naman siyang talagang magandang vision po, okay? So ayan, Pig Finance, 80k na nga yung followers po dito. Ayan, so don't worry, Pig Token is like BTC, is never losing its value, ceiling now is regret the future, now it's time to add. And more Pig, more buy now. So okay, to the moon. Ayan. Try nyo po, visit nyo pong Twitter po nila para makita nyo rin po yung mga updates. So ngayon, mag-uhan ka, gusto mong bumili ng token na ito. Well guys, suggest ko sa inyo itong MXC Global. Okay, bakit dyan idol? Okay, bakit? Kasi dito sa MXC Global, madali ka lang makabili gamit yung GCash at saka PayMaya mo. Okay, napakadali lang. So all you have to do is mag-register ka lang dito. Sign up ka lang, tapos ayan, email, password, verification. Yung verification code mo, isi-send yan sa email mo, tapos i-input mo yung code po dito. Referral code, so nasa sa inyo na po kung ipasok niyo po yung referral code, nandiyan po yung link sa description, and then I have written, then sign up na po. Okay, so simple lang, napaka-simple gagawin. So dapat KYC ka rin dito, magpapasa ka ng ID mo, for example, driver's license, or national ID, or the passport. You can use your passport, national ID, para verified ka rito. Know your customer. Yan po yung meaning ng KYC. Okay? So, ayan. So, ngayon, pag nandito ka na, punta ka lang dito sa Buy Crypto. Okay? Punta ka lang dito sa Buy Crypto para mag-deposit ka ng USDT. O bibili ka ng USDT kasi si Pig Token is tradable against the USDT. Okay? So, ngayon, so, lilagin mo na ako, guys, para ginti kasi tayo, mano, para makita nyo po yung loob. Okay, kasi kalagi na tayo. So ngayon, punta ka lang dito sa Buy Crypto. So diyan, dito na po yung Buy Crypto. So dito kasi, makakabili ka gamit yung GCash, PayMaya, at saka bank-to-bank transfer dyan sa Pilipinas. So kahit na nasa iba't ibang klaseng ano ka, country ka, di ba? So dito, choose ka lang dito. Bank account, Alipay, pwede ka mag-Alipay, pwede yung Payeer, pwede yan ang Perfect Money, ayan, Uphold, ayan po. GCash, WeChat, ayan po, Line, Kiwi. So maraming mga ano dito. Maraming mode of payment po dito. So, for example, GCash ka lang meron ka. Okay, choose natin yung GCash. Okay, yan. So, lalabas po dito yung mga seller ng GCash. So, don't worry guys kasi po, itong mga trader or mga buyer or seller po dito, for example, ikaw magsisell ka,
So, kailangan ka rin po na KYC ka rin po. So, or kung ikaw magbibili ka, hindi ka makakabili dito kung hindi ka po KYC verified. So, kailangan ka po verified. Okay? So, para makabili ka. So, for example, dito si Kabayan Trading. So, meron siyang rate po niya, 392 traded na po ito, and 100%. So, ayan po, range per transaction. So, ito po yung limit pala niya. 100 pesos to 20,000 pesos. Pwede ka makabili sa kanya. Okay? So, for example, gusto mong bibili ng 500 pesos. Okay? So, dito, choose mo lang ito si Kabayan Trading and then need KYC. So, dito, kasi hindi pa ako KYC dito sa pinapasa ko pa lang po yung KYC ko, hindi pa approve. So, nag-aantay pa ako. So, kasi maganda pong gamitin ng MSC Global, nakikita ko din sa iba na madali lang pala gamitin ito. Sa Binance Kucoin, meron din pong P2P. So, maganda naman dito sa, kasi po meron din pong mga meme coin, mga meme token na hindi po listed sa ibang exchange just like Binance. Hindi pa po ito listed si Pink Binance. Sa Kucoin, hindi pa rin. So, dito po siya listed sa MSC Global. So, MSC Global, so, nakaganda kasi meron po itong P2P o tinatawag na peer-to-peer transaction, person-to-person. So, ayan po. So, dito, wala kasing fee po ang magbibili ka gamit ang P2P. Wala kasing fee. Okay? So, unlike kung bibili ka po sa Coins.ph or sa Abra, pupunta ka pa ng 7-Eleven para mag-load, tapos i-send mo pa dito sa mga exchanges. So, dito, direct ka na gamit yung GCash, di ba? So, ayan po. So, napakasimple lang. Click mo lang dito yung buy, kung for example, 500. So, ngayon, kung meron ka ng 500 pesos or 1,000 pesos na nandito po sa assets ninyo, so, bibili ka na, pumunta ka lang dito sa spot trading. Okay? Dito sa spot trading, ayan, so, accept mo lang dito, acknowledge and accept. Ayan. So, hanapin mo lang itong si Pig Finance. Okay? Dito, click mo lang itong hanapin natin yun. Sana ba yun? Hanapin nyo yun. Ayan. Search mo lang dito si Pig. Okay, Pig. Ayan. Lalabas na yung Pig USDT. Okay? So, for example, meron ka ng USDT, nakaload ka ng USDT dito sa MXC Global. So, all you have to do, kung mag-choose ka lang ng price po dito, ito po yung price. Okay? So, for example, dito, bibili na ako ng price dito. Copy mo lang yan. Tapos, i-paste mo lang. Diyan na yan. So, for example, meron ka ng 10 USDT dito. So, slide mo lang lahat ng USDT mo, ibibili mo ng Pig token. Okay? Click mo lang yung buy. Pag once na ma-fill po yan, dito po yung price, 4968. So, pag once, automatic po yan, mag-ma-fill, automatic po yan papasok sa balance mo dito sa available. Okay? So, ayan. Papasok po yan yung balance mo dito sa Pig. Okay? So, ngayon, kung gusto mo naman siyang isell, napakadali lang. Kung gusto mo siyang isell dito sa price na 78, ayan. So, mag-set ka lang dito, mag-set ka lang ng order, i-select mo rin. For example, 80. Ayan. So, nabili mo siya ng ganito, 49, tapos ibibenta mo siya ng 80. Of course, meron kang profit kung dito, kung aabot yung price dito. Diba? So, kung gusto mo lang mag-hold, walang problema. Kung gusto mo lang mag-hold ng long term, so, hayaan mo lang dyan yung Pig Pinas mo, ibenta mo lang, baka aabot ng 1 peso. Nakabili kayo ngayon ng millions of pieces. Tapos, in a matter of 1 year, 2 years, 3 years, 4 years, 5 years, aakyat yung presyo, naging 1 peso. Chap, milyonaryo ka, di ba? So, ngayon po, nasa sa iyo na po. Basta, sinier ko po sa inyo itong project na ito, Pig Finance. So, try nyo po bumili sa mga exchanger sa just like here po sa MXC Global. Ayan, so ngayon, kung gusto mo, for example, meron kang 1 million na Pig Finance po dito. So, quantity, for example, check nga nyo, wala kasi tayong Pig dito. Nag-hold po ako sa nasa MetaMask wallet ko na po yung ano po. Kasi hinuhold ko lang siya for long term. Hindi po ako na yung ibang mga crypto po yung tinitrade ko daily. Pero itong Pig Finance, hinuhold ko lang siya for long term. So, walang problema. Millions of pieces. Okay lang yun dyan. Patulugin ko yan. 3 to 5 years. Walang problema sa akin. Okay? Mahalan natin nga maging 1 peso ito in the upcoming year. So, at least ngayon, tinuruan or siniran ko kayo kung paano po gagawin po dito sa Pig Finance or sa MSC Global. So, paano po siya bibilhin? So, at least, napakasimple lang po bumili ito gamit yung GCash or Paymaya or bank-to-bank transfer. Diba? So, napakadali lang. So, ngayon, kung paano naman i-withdraw? Simple lang po mag-withdraw. Or kung simple lang po, kung gusto mo siyang i-withdraw or back to your GCash, napakadali lang. For example, magsisell mo na yung Pig mo. Babalik na yan into USDT. Diba? So, babalik yan to USDT. For example, yung 10 USDT mo naging 100 USDT.
in the near future, or maybe in a few months, naging 100 USDT. Ay, naging 100 USDT na yung 10 USDT ko. Gusto ko nang i-withdraw. Or gusto ko nang pumalik siya sa peso. Okay, so paano? Okay, so napaka-simple lang. Balik ka dito sa buy crypto. Okay, balik ka dito. Tapos, isi-sell mo using the P2P. Diba, dito, nag-buy ka nga dito. So, maraming nga nagsasabi, nag-message sa atin sa Facebook, Twitter. Ay, paano naman siya ibenta? Simple lang, kung paano ka bumili, baliktarin mo lang. So, isi-sell mo. Diba? So, ganoon din po yung proseso. So, kumbaga, bumili ka rito gamit ang GCash mo. Ayan. For example, GCash. So, ayan, GCash. Okay? So, kung gusto mo, kung trusted mo itong si Kabayan Trading, so, gusto mo siyang isell, so, ayan, kung nandiyan pa si Kabayan Trading, ayan, nandiyan pa si Kabayan Trading, nagsasell pa rin siya ng 100 to 20,000. So, kasi meron siyang available na 1,480.74 na USDT. So, but ang price niya po is 50.63. So, wala problema. So, at least nakapag-take profit ka kahit na cents lang po yung diferensya. So, isa-sell mo lang. Click mo lang itong sell. Tapos, ganun lang yun po. So, kailangan mo lang kasi i-set up pag dito, pag meron ka ng account sa P2P dito or MXC Global, i-set up mo lang yung payment method mo. Kailangan mo rin i-set up yung GCash or PayMaya mo kung gusto mo yung prefer na payment method, GCash, for example, GCash, so, kailangan mo lang siyang i-set up, input your name, input your number, and your QR code. So, para pag mag-sell ka dito, or pat saka mag-buy ka, so, gagamitin po yung GCash. So, papasok po yan. Bibilhin po yung USDT mo ni Kabayan Trading, tapos, si Kabayan Trading, babayaran ka back to your GCash. Okay? So, napakadali lang yan, guys, gawin talaga. So, kung meron kayong mga katanong, especially sa mga newbies, wala po tayong problema kasi kung nagsasagot po tayo sa mga ano ninyo, so mga message po niyo sa FB o social media po natin. Alright, napakadali lang talaga siya gawin, guys, kung gusto niyo pong ano. So at least na-share ko po sa inyo itong Pig Finance, guys. Huwag nating maliitin to, but I'm optimistic with this project, but ano, do your own research also, not a financial advice, but I'm a long time holder na rin po since siguro nasa mga ano na ako, mga 7 months or 8 months holder na po ako dito sa Pig Finance. So, walang problema kung aabot yan ng 5 years. Wala pong pakialam. Patulogin ko lang dyan sa MetaMask ko yung Pig Finance na dyan, yung Pig Token na yan. Malay natin pagising ko sa isang umaga 5 years na, ay, tingnan ko nga yung Pig, baka nag 1 peso. Boom. Diba? Pinoy Money Online, Mr. Shen. I hope to see you on my next video.